All right, guys. So here we are, our second episode of King Panda Talks. And I hope you guys enjoyed the first episode. No? This is our foray into the motivational media side of our journey. So today we have a special guest. He's been revered as one of the people who probably has been the antithesis of typical Pinoy lifestyle, right? Because he's probably the first one na has enough balls, or in Yiddish they call it chutzpah. Okay, that's Hebrew. So over the last few weeks that we've started to promote this, we've been getting a lot of messages and comments about who he is. And the only comment I could give to everyone was, before you judge, get to know the person. And honestly, today was the first time I've met this gentleman with his crew of three. And I was really surprised, because every single misconception that you will have will totally be erased. But it's not for me to say. The best thing to do is meet the man himself. So here we are. Maraming salamat. Thanks for do having me. Do we call you Bugoy na Koy or Koy? Or what's the best way to call you? Koy na lang parang maikli. Pero Bugoy na Koykoy, kilala ko. Bugoy na Koykoy, yes. That's the official name. Yes, Bugoy na Koykoy. Alright. So, ako si Bugoy na Koykoy. Kung lagi nag-agree yung mga tao sa akin sa social media, natutuwa sila sa lifestyle ko. Kahit anong i-post ko, agree sila dun. Check nyo yung mga comments ko. Check yung comment section. Very agreeable ako na tao, I guess. Yeah, ganun. You know, let's go back. Kasi, you know, the biggest thing na most people say is when they see you, they immediately have that misconception. Hindi ko alam kung nasobrahan sila sa Netflix o nasobrahan ng MMK or anong napapanood nila. But it's the persona that they see on social media na they have that misconception. Was this image something that you crafted, or this is just really you? Sa tingin ko, pag lahat ng tao, nilabas nila yung totoong sila din, mababash din talaga sila. Bakit kaya? Kasi yun yung totoong sila. Sa tingin ko, may mga, parang ganito yan eh. Papansin ko yan, let's say, pag nasa yung mga professional sa araw, professional sila. Pag tinignan mo yung Facebook nila, Family Guy, mga ganun, church. Pero pag dinala mo sila sa Makati Ave, doon lumalabas yung totoong sila talaga. Sa Makati talaga? Sa Makati Ave. O sa Malate, o kung saan man, o sa Angeles. Doon lumalabas yung totoong sila eh. May kadena ba sa trunk ng kotse? Hindi ko whip? Alam. Oo, ewan ko kung anong trip nila. Pero, so, sa tingin ko ang mga tao, may ganun talaga sila. Meron silang pang Facebook nila na image, at meron silang kung ano man, pang Instagram, or mas pang brutal pa na social media. Hindi ko alam kung may mga ganun bang platform na mas malalabas nila yung totoong sila. Yung mga underground na hindi na natin alam kung saan, ano? Yes, yung totoong sila talaga. May ganun talaga. Eh ako, kaya siguro kung di naiintindihan, ganun, dahil yun lang, ako lang si ako eh. Ganun. Ikaw si Koy. Kung magpapakabait ako, siguro nakasmile lagi ako sa picture. Kada Sunday magpo-post ako ng quote galing sa Bible o anuman. Baka good guy ako, ganun. Pero nakakapagod kasi. Mapapagod akong ganun eh. Tinry ko yung dati. Tinry ko dating maging good guy. Kasi akala ko, kaya ako nag-fail lagi. Dahil nga, ako to si bad guy. Yes, laging sinasabi kasi sa akin, mga nakapaligid sa akin, umayos ka kasi, magpakabait ka kasi, ganun. Kahit yung nanay ko sabihin, magpakabait ka. So, tinry ko ngayon yung approach na ganun na, okay, sige, good guy. Kaya nga, kung mapapansin yung mga dating pictures ko, may mga pictures ako nakasmile lagi, ganun, naka, ano ako, eyeglasses, parang nerd talaga tignan. Tinry ko magpaka-good boy talaga, humiwalay ako sa mga friends ko na makukulit, ganun. Sumama ako sa mga nerd, ganyan. Pero mas hindi nag-work sa akin eh. Mas nahirapan ako eh. Parang mayroon akong dalang, parang naka-mascot ako palagi. Parang ganun. Parang ang Jollibee. Yeah, parang ganun. Tapos yun, lalo pagdating sa mga babae, pag sinasabi nilang,
Laging inaano kasi ng nanay ko, kilala kita, kuya. Mabilis kang magsawa, papalitan mo na naman yung girlfriend mo, papalitan mo yung girlfriend mo, huwag kang ganyan. So, okay, tinry ko yung approach, so sige, try natin nga maging boyfriend. Maging one woman man. Basta maging boyfriend, like, mabansagan talagang boyfriend, yung talagang typical na ganun. Okay, tinry ko yung ganun, pinakinggan ko yung babae, sinunod ko yung mga gusto niya, tinry natin ganun. Kasi dati, ako ang masusunod eh. Sige, try nga natin yung approach na ganito. Katulad ng mga sa movies na nakikita natin. Mm. Wala din eh. Nag-end up din na gulo din yung relationship eh. Kumbaga para sa akin, okay, balik ko na nga lang yung dating ako kasi yung dating ako, at least ako nagko-control nun. Hindi ako makikisama kung kanino man. Hindi kong hindi pigilan yung bibig ko, yung galawan ko, malalabas ko yung totoong ako talaga. Ganun. Ano napansin mo nung nag-change ka nung you tried the their way, you know? Yun yung usually na... Yung way nila. Anong naramdaman mo? Una akala ko tama talaga. Pansin ko, natutuwa sila. Sila ang natutuwa, pero ako hindi. Parang sila, basically sila ang pinapasaya ko eh. Ganun eh. Sige nga, try natin pasayahin yung mga tao sa paligid ko, ganun. Pero nung finlip ko na yun, hindi nga balik nga, ako dapat ang masaya eh. Bakit ba yung mga tao sa paligid ko? Pero hindi naman ibig sabihin nun na masama ako sa kanila. Hindi naman ganun. Pero para sa akin lang, yo, pag di nyo ako naintindihan, di nyo ako naintindihan. Pero wala naman ako, never naman ako may ginawang ganun sa kanila, wala naman ako inapakan tao. As long na walang ganun naman, all good lang. Ganun. So mas magaan sa akin, nung binalik ko yung dating ako talaga, mas magaan kahit anong gawin ko. Ito yung gusto kong sabihin eh. Ito yung gusto kong isuotin eh. Parang ganun. Gusto kong magpatato sa ulo eh. Ano naman. O, ganun. Yun eh. Ganun. Mas madali talaga siya. Ang dali. Kaya minsan pag nakikita ko yung ibang tao na, lalo na yung mga kilala ko talaga, tapos yung image nila sa Facebook iba, parang ang hirap ng buhay ng tao. Ito parang, nakakapagod yun, tol. Parang, lalo na yung hahabol sa politika, pero alam mo, nung kilala mo nung bata pa, parang hindi kita iboboto. Pero medyo naiintindihan ko yun. Pag politics, medyo naiintindihan ko yun. Sige, gets ko yung discarding yan. Gets ko yan, oo. Pero pag hindi ganyan, kasi yun kung politics, at least may mapapala siya dun eh. At least pwede siyang pumera dun eh kung gaganon siya. Okay lang yan, gets ko yan. Pero yung mga ibang taong kilala ko na ayaw lang nila, kaya lang sila ganun dahil para lang walang masabi yung magulang nila or para lang hindi umiyak yung girlfriend nila, para hindi lang lumuha. Ganun. Yun, kung yun lang ang kapalit para sa akin, medyo nahihirapan ako sa ganun. Parang nakakapagod siya tingnan, parang ganun. Let's go back. Mm-hmm. Yung sino ba talaga si Koy nung nag-umpisa, nung bata ka? Anong, you know, where did you grow up? Yung lahi talaga namin galing Mindanao. Lahat ng kamag-anak ko ganun. Pero pinanganak ako sa Cebu. Okay. Pero after ko panganak, binalik na agad ako sa Mindanao. Ganun. Tapos siguro mga 3 years old ako, lumipat kami ng Paranaque. Ganun, tinakas lang nila ako dun sa lolo ko eh. Kasi ayaw talaga ng lolo ko na mag-Maynila ako. Pero sila nanay, tatay, makulit siguro sila nung dati. Tinakas nila ako puntang Maynila. So mom and dad mo, the whole family moved to Manila? Yan, nanay, tatay ko and ako. Tatlo kayo? Yes. So sa Paranaque una, tapos kaso gumulo yung lugar namin dun sa Paranaque, malapit sa airport yun eh. Basta gumulo, naging magulo siyang lugar, so lumipat sila nanay sa Bacoor, kasi dati ang Bacoor medyo promising. Yung lugar yung Sorrento dun na lugar namin, Sorrento. Itong nakatatusan noo ko, yun yung lugar namin dun. Diyan pala galing yung tattoo. Yes. Parang promising talaga siya tingnan eh. Parang malapit sa Maynila, pero mas may puno dito, mas may mga tutubi. O dito lang tayo, konti lang naman eh, parang ganun. Pero ang tumagal din, naging magulo din yung lugar namin. Lumubha talaga yung lugar namin, ganun. So doon ako lumaki talaga sa Sorrento talaga, sa Bacoor. Pero pagdating ko ng mga 17 years old, may kamag-anak kami sa States. Na, sabi niya, doon ka sa States tumira, doon ka, ganun, may madali magtrabaho doon, ganyan. Sige, try ko doon. Kasi wala akong nakikitang future dito sa Pinas nung panahon na yun ba. Parang ganun. Ayoko rin mag-college. Yung mag-college guys, sige doon na sa Amerika agad para trabaho na agad, parang ganoon. So tinry ko maging mag-Amerika. Tapos yung 7 years ako doon, pero pabalik-balik din ako dito, halos every year pabalik-balik. Tapos, yun, nag-decide na ako na after 7 years, nag-decide na ako na dito sa Pilipinas talaga ang ano, kasi may nakikita akong diskarte dito eh. Yun ang nakikita ko eh. What was your first job sa Amerika nung lumipat ka ron? Kauna-unahan,
May tito ko, merong ano yung tito ko, meron siyang karaoke shop. So nagbebenta ng karaoke. Yung Magic Sing. Magic Sing. Oh, sobrang yung mamang tito ko doon is Magic Sing na yun. Walang bahay sa Amerika na walang Magic Sing. Alam, gusto mo malaman, kung binibili mong bahay, Pinoy may-ari. Puta, may Magic Sing sa taas ng TV. Oh, ganun yun. Oh, sa pag yung mga Meksikanong bahay, yun, sayo-sayo sila party. Dito sa mga itim na bahay, party and hip-hop. Pag Pinoy talaga, nakaupo lang lahat, Magic Sing. Ganun talaga. Nagyayabangan ng score, ano? Oh, yayabangan sila ng score, ganun. So, tapos galit pa pag mababa score. So yung tito ko may ganun. So binigyan niya akong trabaho doon, pero sobrang underground lang na under the table lang na trabaho, $5 per hour ata ganun. Taga balot lang ako ng CD, yung 'di ba pag bibili ka ng CD may plastic na nakahapit doon. Yes. Yun binu-blower lang yun para humapit yung CD. So yung 10 hours ako nagaganon. Makikita ko si CD ni Andrew E, CD ni Sasha Padilla, okay daw ganun yan. Yun lang 10 hours na ganun. Tapos nagre-repack ka ng CD. Yeah, ganun. Yun ang ginagawa. Yun ang first na job ko nun sa tito ko. Tapos pumasok din ako ng parang sa mga parang department store yun. Kung alam mo yung Big Lots galing yeah, sa yeah, States. Big Lots, yeah. So yun ako yung stock, parang Kmart. Yeah. Yes. Parang yes. Stock merchandiser ako nun. Ganyan. Panda Express. Trabaho ko nun bilang dishwasher dun. Tapos ano pa bang mga trabaho ko dun? Mga ganun, mga odd jobs yung pinasukan kong ganun eh. Yung una nga, ano pa eh, parang employee of the month ako. Siyempre, pasikat ako dun eh. Diba? Sa Panda Express? Siyempre, sa lahat, sa unang trabaho ko, siyempre akala ko, first time ako magtatrabaho, bigay ko yung best ko ngayon, diba? Tapos nakikita ko yung mga kasama ko sa trabaho, pareho wala na kami naman sweldo. Pero mas hindi siya pagod. Ba't ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Pareho lang naman kami sa sweldo, minimum yung sweldo. Chill na lang ako. Parang. Walang incentive, ano? Oo, parang ganun. Walang incentive, yeah. Kaya yun, natuto rin ako maging tamad sa minimum wage na trabaho. Yeah. Yun ang mga una kong trabaho dun. Kung mga trabahong regular na trabaho, yun ang mga una kong ano. Pero kung ano-ano na rin pinasok ko nung bandang huli, nung hindi ko na alam yung gagawin ko. Yun, may mga napasok na ako sa diskarte talaga, yung mga hindi dapat na diskarte, yung mga illegal na diskarte. Doon nakilala ko na itong mga taong to. Doon na nagsimula yung story ako. Doon na nagsimula talaga yung mga lessons ko sa buhay. Sa US to? Yes, doon talaga. Like, mostly mga Pilipino? Halo-halo? Oh, hindi, mas Filipino talaga. Nasa ganung community ako. Kaya nga hindi ganung nahasa rin yung English ko doon. Dahil pagdating mo doon, wala, nandyan yung Carson. Yeah, Torrance. Jollibee din kinakain mo, ganun. So hindi ganung nahasa. Pero mahal ng Jollibee doon, ha? Yata, hindi ko na maalala. $5 ang burger doon eh. Puta, nagre-reklamo ko sila. Isang kain mo, $10 eh. Nung nasa Amerika ka, doon ka ba nag-umpisa nagsulat ng music? Hindi. Nung nasa Sorrento pa kami, nagtitrip na kami ng ganun. Sulat kami. Pero nasa Amerika kasi sobrang boring talaga ng lugar na yun eh. Nakaka-bored talaga doon. Kaya nga magkakaroon ka ng kaibigan doon online. Hindi ko akalain ang mangyayari nga sa akin yun. Kaibigan mo sa Yahoo Messenger. Na nagkaroon ka na ng connection talaga sa kanya, na nag-aalala ka na kung kumusta siya. Hindi ko naman nakikita tong taong to. Parang gano'n. Kumbaga na-guess ko. Doon ko na-realize, kaya gano'n pala kalungkot tong Amerika. Oo. Hanggat sa biglang the land of opportunity. Yeah. Biglang may kaibigan ako dumating. Meron siyang dalang mic na nakaw niya sa school. Sabi niya, may mic ako. Tapos yung girlfriend niya, may alam akong software na makakapag-record kayo. Sobrang bored. Boom, nakagawa agad kami ng 5 kanta ata sa isang araw. Sobrang bored. Yung mga kaibigan ko na hindi naman talaga rapper, naging rapper na lang eh. Dahil wala talagang magawa dun sa Amerika eh. So yun. Sa Carson to sa ano to? Sa Long Beach. Tapos dun lang nagsimula yun. Gawa-gawa kanta. Trip lang talaga. Tapos buong time na yon, lagi akong dumidiskarte. Pag may time lang, gagawa akong kanta. Kasi doon ko lang masasabi yung mga gusto kong sabihin eh. Parang ganun. You know, like sabi ko nga kanina, marami sa atin magaling magkwento eh. Mm-hmm. But iba yung, it takes a special gift. Mm-hmm. A special person to be able to convey that message at mm-hmm. ilagay sa isang kanta. Kasi kung pinagawa mo niya, kaya katakwento kahit 5 araw eh. Pero nagagawin kong rap yan, parin puta. Baka masunog tenga mo. Diba? Sintonado pa. Diba? Kailan mo nalaman na yung aha moment na, putya, kaya ko pala to? Kasi pag nanonood ako dati sa mga idol ko, nanonood ko sila sa stage, nag-rap sila. Sino mga idol mo nun? Marami. Yung iba, ayoko nang banggitin eh.
dahil di ko na siya idol ngayon. Pero minsan, bakit may sinabi ba sa mga Hudyo? Hindi naman, hindi naman. Hindi naman. Lalo nung nakilala ko sila sa personal, parang tulungis lang din pala to. Parang akala ko astig to siya dati nung hindi ko pa nakikita to. Parang ganun. Kaya, pero anyway, pag nakikita ko sila nag-perform sa stage, ganyan, sa isip ko, kaya ko din yan eh. Parang ganun, kung itong taong to, kaya tulungis ako pa, to. Kaya ko din yan. Parang ganun. Pero ang isa sa mga masasabi kong lagi kong pinakikinggan dati, na hanggang ngayon na may respect pa rin ako, si Andrew E. Yun, siya talagang kauna-unahan kung ano. Kasi pag sa hoods, yun ang music eh. Sa hoods. Pag sa mga rich neighborhood na bata, yan mga San Valley crew, ganyan. Yan, iba yung, pero pag sa hoods, Andrew E. yan, ganyan. Death threat, ghetto talaga, dogs. Talaga rin respetuhin mo, para naghanap siya ng pangit eh. Kung sino ba hanap ng pangit. So, yun. Marami rin akong natutunan sa kanya. Actually, ang natutunan ko sa kanya, ang tiningnan kong mga ano sa kanya, yung mga mali niya, yun ang tiningnan ko. Yun. So, dun. So, nung kailan ko nalaman na ito talaga, nung naubusan na ako ng diskarte talaga, nun, naubusan na ako ng business, naubus na yung pera ko. Lagi akong try ng try kasi ng kung ano-anong business. Wala akong takot. Okay, puhunan dito, puhunan dyan. So, parang patanda na ako ng patanda. Puro failure. Kung ba, inis ko, ano bang gagawin ko? Ang gulo na. Lahat na tinry ko eh. Illegal o legal tinry ko eh. Lahat nagfe-fail eh. Hanggat sa isang beses na zero na naman ulit ako, iniisip ko, ano ba ang meron ako ngayon? Iniisip ko talaga, ano ang meron ako? Ano ang asset na meron ako ngayon? Wala talaga eh. Rap lang yung nag-iisa eh. Yun na lang eh. Tapos medyo suntok sa buwan pa kasi rap. Like unang lalo na yung panahon na dati na hindi pa malakas yung internet, parang baliw talaga para piliin mo yung rap eh. Like, hindi mo imposibleng maintindihan ng magulang mo talaga. Imposibleng maintindihan ng magulang mo, ng lola mo, imposible talaga. Nasa Philippines ka na, no? Nasa Pilipinas na ako. Oo, nasa Pilipinas na ako. You were living with your parents? And doon ka sa... Hindi, wala sila dito rin nun eh. Nasa... Saan ba sila nun? Hindi ko maalala kung nasa bansa sila. Pero wala na rin sila sa overseas States. Sila. Okay. Oo, ganun. So, mag-isa lang din na talaga ako dito nun. Actually, umuwi ako dito sa Pilipinas. Yun ang plano ko talaga. Okay, mag-rap na ako sa Pilipinas. Pagdating ko naman dito, nakita ko siya. Bilang may na-meet akong babae. So, okay. Na-distract na naman yung ano ko. Kasi itong babaeng to, anak mayaman talaga to. So, ngayon, naharap ka sa parents nila, mga ganyan. So, ngayon, alam ka namang rap lang yung sabihin ko dito. Kasi kailangan ko may papakitang ano. May negosyo. Pinilit akong negosyo talaga na hindi ko naman dapat pasukin talaga. So, nagtayo ako ng milk tea shop para masabi lang, parang ganun ba? Kaya pala sinabi ko sa reality kanina, diba? Parang, maybe not that a good idea. Diba? So, sinubukan ko yon, negosyo ganyan. Pero since hindi nga ako marunong dun, nag-iimbento lang ako ng mga galawan ko. Nalugi rin yun. Buti nilang may bumili sa akin ng milk tea. So, yung perang yon, tinry ko na naman, saan ko ilalagay ngayon to? Sa mas matalinong paraan ngayon. Try natin dito. Mostly illegal na galawan din. Huwag na natin alamin yung matalino ko eh, no? Yan yung mga street smart, guys. Okay. Hindi naman illegal. Hindi, wala lang batas. Gray area. Oo, gray area lang. Wala naman akong naapakang tao. Wala naman ganun eh. Wala naman yung holdapan. Walang mga ganun. Walang ganun, hindi ganun. Kaya nga, gray area. Yes. Diba? Yes. Yung mga tatawag na gray businesses. Mm-hmm. Yan. So, nung nasiro na naman yun, dahil nag-iimbento lang ako ng galaw ko, yun doon ko na nakita yung rap music talaga. Ito na lang ang meron ako. Medyo imposible patignan. Pero, ito na lang. Yan ang magagawa ko. Yan na. I-all-in ko na. Parang ganun. Nag-all-in na ako doon. Tapos yun, sinama ko na yung mga homies ko, yung mga nandito. Sinabi ko sa lahat, ito yung gagawin ko. Of course, hindi sila naniniwala nung umpisa. So, tingin nila, baliw din ako. At naiintindihan ko rin kasi. Like, paano, kasama ka ba ron? Siya ang pinaka day one. Siya ang isa sa sinabihan ko nun. Oo, tinatawanan nila ako. So, ikaw yung unang nagsabing baliw siya? Sa isip nila, oo. Kaibigan mo nga yan. Yeah, ganun. Talaga, kaibigan mo yan. At naiintindihan ko rin yun. Dahil isipin mo, magpo-propose ka ng something. Okay, anong gagawin natin? Okay, magtutugma ako. Sino? Wala na. Kahit ako sabihan nun ng anak ko. Sabihin ko rin, magkatalong isip din ako. So, hindi mo sinabi yung word na rap. So, magtutugma. Oh, parang ganun, I guess. Connect. Oh, parang puzzle. Oo, ganun. Oh. So, hindi nila...
Eh yun, kung yun na lang ang meron ka, wala na akong magagawa. Kumbaga nalagay na ako sa corner nun eh. Yun na lang ang meron ako. So, ganun rin kasi ako mag-isip eh. Kung ano ang meron ako, yun ang pagaganahin ko. Yeah, yun yung sinasabi ko lagi na yung baraha na binigay sa'yo, mm-hmm. hindi mo pwedeng asamin yung baraha ng iba. Yes, kanila yun yes, eh. Yes. Laruin mo yung baraha mo. Tama. Ngayon, kung mapusoy ka, puta, iwas pusoy ka lang. Tama. Huwag mong isipin na pupusoyin mo pa. Puta, pangit nga baraha mo, ipupusoy ka pa na iba. Yes. Diba? So, tama yun. Tama. That's yep. a good strategy. Yun na lang. At habang ginagawa namin yun, parang wala rin talagang pag-asa yung vibes. Kasi ilang years na, parang 7 years na, wala pa rin yung pera. 8 years na, wala pa rin yung pera. Nakahawak lang kami ng pera talaga, 2019 eh. Simula nung 2010 namin ginawa, 2009. Wow! 2019 lang kami nakahawak ng pera. Pero yung perang yun, hindi pa namin pwedeng gastusin dahil kailangan pang ilagay sa puhunan. Like, basically, wala pa rin pang gastos talaga. Pero at least nakahawak kami, hala, may 50K na. O parang ganun. Dati kasi laging, wala, hindi lumalampas ang 10K pera. Kailangan lang natin makakain. Magaling lang ako mag-speech sa mga tropa ko eh na, yo, ganito talaga sa umpisa. Ano mo yun? Para kasi Braveheart. Oh, ganun. Tinataas ko lang yung mga spirits nila, parang ganun. Pero minsan naiisip ko rin eh, tama ba talaga itong ginagawa ko? Magaling lang ako mag-speech talaga eh. Pero hindi mo pwede pakita sa kanila. Eh, hindi ko pwede nga pakita yun. Kasi kunyari nasa gera ka, ikaw yung general, matatalo na kayo, hindi mo sabihin na, konti na lang yung baril natin. Diba? Hindi sabihin ko, hindi, matatalo natin yan. Parang ganun lang ako lagi sa kanila. At ganun ko rin kausapin yung sarili ko. Pag mag-isa lang ako, ganun ko rin kausapin yung sarili ko. Kahit minsan na, naano ako na parang walang nangyayari ah. Pero hindi, babalik ko, harap ulit ako sa salamin. May question ako sandali. Yeah. Nung sinasabi niya sa'yo na kaya natin yan, naniniwala ka? Nung time na yun talaga sinabi ko naman kay Koy, tayo susunod lang ako sa sinasabi mo. Maraming bumitaw na rin sa amin. Sabihin mo sa grito sa kanya. Maraming na rin bumitaw sa amin, mga na-pressure sa kanya. Mga hindi naniwala sa kanya, bumitaw lang. Oh, marami wow. rin ganun. Maraming hindi naniwala sa akin talaga. So may mga ilang tao lang na naniniwala. So ito yung core group mo ngayon. Yes. Ito yung yes, nagtiwala at nagprosige. Yes, sila pa rin talaga. Wow. Ganun. Para sa akin, ganun lang. Kung sinong naniniwala, yun lang. Ganun lang talaga. At ang pinaka-importante dun yung sa, kailangan paniwalaan ko eh. Yeah. Imposibleng maniwala sila kung hindi ko paniniwalaan yun. So yung ginawa mo noong 2010, mm-hmm. nagbunga lang noong 2019. Nakahawak lang ng pera. Hindi ko pa masasabing nagbunga. Pero meron na at least may saan, flow saan, na. Saan yun? Sa YouTube? Saan unang masasabi mo na? YouTube and merch. Ah, sa merch. Oo, onting merch. Kasi nung panahon na yun, nagpapa-utang din kami. Okay. So, parang 5-6? Parang ganun. Hindi naman 5-6 yun dahil pag Pinoy ka, mas mababa yung interest mo. Hindi ka pwede. Yung Bombay lang ang kaya mag-ano ng 20% eh. Mas binabaan lang eh. 4-5. Ewan ko kung ano. 4-5. Escobar Lending Agency. Kasi hindi nila alam na kami yun. hindi namin pinapaalam na kami yun. May number. Nag-a-advertise. Sa akin nag-a-advertise. Then, ganito, sa hoods lang. Like, say, may liga. May liga. Sabihin ko, yung nagpapatakbo ng liga, okay, bigyan kita ng ganito, 5K, lagyan mo itong tarpulin namin dyan, ganyan. Yun, Escobar Lending Agency. Kasi iniisip ko, okay, ano ang... Pero kumuutang talaga. Seryoso? Oo. Magkano utangan? Usually? 10K to 50. 60, ganyan. 60 ang pinakamalaki. Nag-100K ba tayo ganun? Oh, pero ang na-realize ko nga kasi dun... Teka, say, ano collateral? Ayun nga yung mga mali namin. Takot lang eh. Takot lang yung dala namin. Yung Escobar? Tsaka kung sino kami. Parang ganun. Tsaka yun yun. Oh, yung pag nangangatok na ako talaga sa... ano yung kinakatok mo talaga pag namumulekta kayo? Oo. Ganun, so good. Ano talaga, ganun. Hindi ako marunong noon eh. Hindi ko rin alam, hindi ako marunong paano mag ang tawag doon yung investigate ano yung muna yung tao, alam mo yung CI. Nag-seminar na ako noon. tapos na yung pautang ko. Nalugi na ako, doon pa ako nag-seminar. Sige ko. Seminar ka pa? Hindi kasi inalam gusto ko alam ano ba talaga ang mali ko. Lahat ng natutunan diyan mali. Kasi mula umpisa pa lang hanggang dulo mali lahat ng ginagawa ko. Ganun. Pero comedy ko na lang tignan, natatawa na lang din ako ang kulit natin. So kailangan natin. Mo ng closure. Parang, closure. Parang puta, iniwanan ka ng babae. Yeah. Diba, takin na ba't ako iniwanan? Kailangan ko malaman eh. Yep. Ganun. Okay. No.
So na-realize ko noon, okay, tinamod, sabi ko sa tropa, tinamod doon nga, panagpautang tayo ng 10K, after 1 month pa natin hihintayin, 1,000 lang ang tubo natin. Pero yung 10K, pag nilalagay natin sa damit natin, habang nag-music video tayo, hindi 1,000 na kukuha natin at hindi pa 1 month yung hihintayin natin. So yung mga natitirang pera, yun, nilagay namin ang nilagay sa merch. Hanggang sa doon ko na ano, mas mabilis yung pera dito sa merch kaysa sa pautang, wala pa akong kinakatok sa bahay. Wala pa akong ganun. So, yun, doon nagsimula yun ang merch money namin. Nagsimula sa ganun yun. So yung lending mo, nawala na? Oo, nawala Nag-focus na. Pati pera ko, nawala na. Pero nag-seminar naman siya. So, okay lang. Knowledge earned. Ang mahal nung binayad ko para sa knowledge na yun. So, hindi ka na bumalik sa utang noon? Sa pautang? Hindi nag-focus na. Nag-focus ka na sa... Music na ako 100%. Sa music video. Oo. Where do you get your inspiration sa pagsulat? Kasi, as I was watching your videos, ano, and, you know, yung videos mo parang shabu eh. Mm-hmm. Pero, yung pag pinanood mo yung isa, panunurin mo, yung music mo, kasi may saysay eh. Di ba? Mm-hmm. Where do you get your inspirations? Everyday life? Sa mga drug dealers talaga, sa mga drug lords, doon ako nakakuha ng inspiration. Kasi, the way ko isipin yun, parehong product lang din naman to. Tapos yung mga drug lords doon, araw-araw yun sila nagtitimpla doon. Araw-araw sila nagbabalot. Bakit ba ako hindi ako araw-araw gumagawa ng music? Parang ganun. Kasi plus yung mga pinanonood kong movies dati, puro drug dealing talaga. Yun yung gusto kong pinanonood dati. Ngayon, ayoko na maging drug lord. Dati kasi tingin ko astig sila eh. Pero ngayon parang ayoko na pala yan. Nakaka-stress pala yung buhay na yan. Parang ganun. Pero syempre pagbata ka parang astig eh, di ba? Nakakabilib eh, di ba? Oo, nakakabilib talaga. Nila, parang masarap yung buhay. Pero pag nag-guess mo, hindi ka pala makapunta dito, parang ganun. Lagi kang, di ba? Yeah, lagi kang paranoid, parang ganun. Kaya nag-mature na ako, parang nag-guess ko, okay, hindi ko na ano yan. So doon ako nakakuha ng inspiration. Na pag nakikita ako sila na nagpo-push sila ng mga items nila, okay, ipupush ko din tong music ko. Ganun din naman eh. So ganun ang concept na nasa... Oh, ganun yung parang business system na ano, kasi pareho lang din naman eh. Nagbebenta sila ng drugs. Para sa akin ang music parang drugs din naman eh, dahil yung mga tao nalulungkot sila, naghahanap sila ng music na ganun. Pag napakinggan nila ako, ba, mawawala, makakalimutan nila yon. So parang drugs din naman eh. So kung masipag yung mga drug lords doon, kailangan nasa studio din ako. Kung nasa malagkit silang kusina, nagtitimpla silang ganyan, ako rin kahit mainit yung studio, walang aircon, pawisan, ayos lang, record natin 'to. Maglabas tayo ng drugs. Wow. It's the first time I've heard of a concept like this. Pero totoo, very if mga drug dealers and drug lords, very efficient ang business model nila eh. Yeah. Ganun talaga. As in, inaaral ko talaga sila. Yeah. Inaask ko, okay, pag marami kang supply, sa'yo kadalasan ikaw ang mananalo. Okay, dadamihan ko rin yung supply ko. So ang ginawa ko noon, naglabas ako ng mixtape every month. Bam, bam, bam. Dadamihan ko yung supply ko talaga. Hindi lang music, pati yung supply ng pictures ko. Supply ng videos ko. Sige, gusto ko kada online ng tao makikita nila yung kalbong dyan sa ano na yan. Bam, bam. Yun, nag-supply lang ako na nag-supply talaga. But alam mo, there's a difference between making drugs. Kasi as long as meron kang raw material, makakatimpla ka eh. Mm-hmm. Pero yung inspiration mo na pagsulat, saan mo hinuhugot yan? Kasi at some point in time, the creative process, it disappears eh. Lalo na pag pressured ka. Mm-hmm. Pero... parang ikaw hindi, ano? Good question yan. So, ganito talaga yung dayang ginagawa ko. May daya? Yeah, ito talaga yung pinaka. Sobrang dali lang ang ginawa ko. Nagpili lang ako ng isang topic. Tapos ulit-ulitin ko na lang topic. To ibahin ko lang yung words. Kung papakinggan mong kanta ko, isa lang talaga topic ko eh. So, hindi ko na kailangan masyado ng anong topic natin sa next song, anong paano natin creative. Hindi. Kung anong sinabi ko lang sa dati kong kanta, sa ngayong kanta, ulitin ko lang, iibahin ko lang yung words, ipalit-palitin ko lang. Ganun, hindi ako maubusan nun. Hanggang kaduldo, hanggat pagtanda ako. Isa lang naman yung topic ko eh. So, hindi ko na kailangan mag-creative. Which is ano yung topic mo usually? Kung ano lang talaga ang ginagawa ko. Okay, ano bang ginagawa ko? Make money. Kasama ko yung mga girls ko. Mag-handle ako ng girls. Kasama ko yung mga homies ko. Mag-trip kami ng homies. Make money. Girls. Homies. Kotse. Ganun, lifestyle. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Walang mga parang political, walang mga ganun. Mga tungkol sa kahirapan, wala. Kung ano lang ako talaga. Yung kung ano lang ginagawa ko araw-araw. Kahit, kaya nga very refreshing eh, very wholesome eh. Kasi walang
wala nang bahid, walang ano, mm-hmm. wala siyang issue. Yes, yes, yes. Kaya pala magaan pakinggan. Yes. Hindi ko alam, nire-recycle lang pala niya. Oh, nire-recycle ko lang talaga. As in, nire-recycle ko lang. Pag sinabi ko sa unang kanta na kailangan mag-make money, sa pangalawa naman, kuha pera. Pag ganun lang din yun eh, pareho lang na ano yun eh. Niba ko lang yung words. So, Koy, mm-hmm. isa sa pinaka, I guess, controversial na topic sa'yo, no? Yung paano ba natin lalagay na mas politically correct? Kasi marami tayong followers na medyo snowflake eh. Okay. Your love for women. Mm-hmm. Yeah. Marami mga batikos. Actually, yun ang nakakatawa eh. Ang daming bumanat sa page na sabi, bakit mo interviewin yan? Mm-hmm. Hindi maganda sa values ng mga bata yan, ng mga Pinoy yan, na tatlo asawa niya. Okay. So, i-clarify nga natin, tatlo ba talaga asawa mo? Ang o alam, girlfriend? Ang alam nila. So, okay. Define mo nga. What do you mean yung alam nila? Yun yung official. Yung alam ng mga tao sa internet siguro. Pero kasi meron din mga babae na naghihintay pa rin ba? So, may mga ganun. Kasi one is too close to none, two is too close to a few. Yun ang paniniwala ko. So, sinisigurado ko na meron akong mga ganun. So, ngayon, yung alam nila sa internet is tatlo. Right? Alam mo, ang hirap sabihin, ano, kasi baka patayin ako ng asawa ko eh. Pero, you know, that's probably like, you know, every man's dream, di ba? Like, you know, honey, ibang men yun, hindi ako kasama doon. Okay? Liwanagin ko lang kasi ayoko masaksak mamayang gabi. Asawa ko marunong gumamit ng balisong eh. Ako nga, hindi ko kaya yung ganun eh. Siya kaya eh. But, how do you live that dream? Kasi, alam mo, puta, yung isang babae sa bahay, puta, problema na eh. Dalawa, ikaw tatlo pa. Mm-hmm. Tapos, magkakasama pa sila. Mm-hmm. Paano mo na tetame? Yun yung word siguro, natetame. Ganito yan. Kailangan mo lang naman, kung tame yung gagamitin natin na word, kailangan mo lang itame naman pag yung ang pinayaan mo pumasok sa mundo mong babae ay yung gusto mong babae. Right? Ganito kasi yan. Ito talaga ang game dyan. Okay. Ang dapat magustuhan mo lang babae ay yung may gusto sa'yo, hindi yung gusto mong babae. Kasi pag yung gusto mong babae, ikaw ang makikisama sa terms and conditions nun, ikaw ang may gusto sa kanya. So, ang papahayaan mo lang pumasok sa mundo mo, yung mga may gusto lang sa'yo. Okay. Kaya nga sabi ko, hindi ko yun sila niligawan eh. Dahil sila yung may gusto sa akin eh. So, sila yung lumapit sa'yo? Oh, sila yung may gusto sa akin. Ganun. So, hindi mo na kailangan i-tame yun. Sila may gusto sa'yo eh. Basically, gusto ka na agad nila. Kung ano ka man, gusto ka agad nila. Wala na silang babaguhin sa'yo. Alam nila kung anong pinasok din nilang mundo. Alam nila kung ano ako, ganun. Gusto ka na agad nila. Hindi ka tulad pag ang minisyon mo yung babaeng gusto mo talaga, yung ini-stalk mo sa Facebook, sa Instagram. Ikaw may gusto lang. Hindi namin ginagawa yun. Hindi ako tumitingin sa TikTok, wala. Ay, hindi. Good. Maganda yun. Maganda yun. So, yun yung pag yun ang minisyon mong mga babae, alam nila yun. Alam nila na ikaw ang nag-ahabol sa kanila. So sila magsasabi ng terms and conditions. Bawal kang ganito, bawal kang ganyan, bawal kang ganun. Ikaw naman ba? Yes. Ganun, diba? Oh, gusto mo siya eh. Gusto mo siya. Oh, so pipiliin mo lang yung mga may gusto sa'yo. Ganun so kailangan stars are aligned na gusto mo at gusto kanya. Meron na at bang least type ko man lang yung beauty niya. Ganun kasi okay. Siyempre may mga magkakagusto rin sa'yo na hindi mo type eh. Hindi mo type. Oh. So type ko man lang, okay, may gusto ka sa akin, type ko yung beauty mo. Since gusto mo ako, tutulungan mo ako. So kaya nagiging walang problema eh. Dahil gusto ka niya eh, gagawin niya lahat para mapasaya ka eh. Gusto ka niya eh. Ganun lang kadali. Akala ng mga tao komplikado yung ginagawa ko. Hindi. Pansinin niyo lang yung mga may gusto sa inyo. Kadalasan hindi niyo kasi nakikita yun kasi busy kayo kakastok. Ng mga babaeng wala namang gusto sa inyo. Minimessage yung mga babaeng wala namang gusto sa inyo. Nila like yung mga pictures nila. Wala namang gusto sa inyo yan eh. Hindi nga nila nakikita yung mga messages niyo eh. Tapos habang itong mga may gusto sa inyo, hindi nyo nakikita. Hindi nyo pinapansin. Oo.
So doon ka lang sa mga may gusto sa inyo, doon lang mas magiging madali ang lahat. Simple lang, di ba? Kung easy mo, simple-simple lang talaga. Kaya hindi ko alam ba sinasabi lang mahirap eh. Ako nasisimple yan, pero hindi ko gagawin. So, you know, yun lang. Disclaimer lang ho yun, ha? Dahil ako eh, yung sinasabi ko sa'yo, laruin mo yung baraha na binigay sa'yo. Uh-huh. Dahil pag ikaw na pusoy, aputa, tuloy-tuloy ka sa impyerno. Uh-huh. Di ba? Sabi sa'yo, balisong. Uh-huh. Mayroon pang balisong. Uh-huh. Di ba alam naman baril eh, huwag lang masaksak, mahirap yun eh. Hindi, yun nga siguro yung, alam mo, hindi ko magets eh, dahil ang daming ang bumabatikos. Mm-hmm. Yun nga siguro, tingin sila ng tingin ng babae sa Instagram, message sila na message, hindi sila pinapansin. Mm-hmm. Tapos makikita nila, ikaw, tatlo pa kasama mo. Mm-hmm. Yun lang yung official. Mm-hmm. So tingin ko inggit yun eh. Ganon talaga yun. Ganon talaga yun. Di ba? Ganon talaga. Kasi yung mga lalaking bumabatikos sa akin, na ganon yung ginagawa ko, pag tinanong ko, okay, paano pag sa'yo nagkagusto yung tatlong babae? Sino bang hindi magiging proud nun maglalakad ka sa mall, tatlo yung kasama mo? Lahat naman ng lalaki. Sinasabi lang nila yun. Hindi, ayoko yan, ayoko yan, ayoko yan. Hindi, kasi may asawa sila eh. Kung sinabi nila gusto nila, yari sila. Yun na nga ang ano ko eh. Pag sinasabi nila na ayoko, ako gusto ko lang isang babae, pag sinasabi nilang ganun, ang sinasabi ko naman, yung siguraduhin mo talaga, okay lang naman yun eh. Wala namang problema pag isa lang babae ang gusto mo. Walang problema. Pero siguraduhin mo lang na sinasabi mo yan dahil hindi dahil wala, dahil may choice ka, that may choice ka na isa lang yung babaeng gusto mo. Mm-hmm. Let's say, marami ka naman talagang options at pinili mo yung isa, okay lang yun. Pero kadalasan ng lalaki nagsasabi na gano'n na gusto ko lang isang babae, dahil wala ka namang choice eh. Ba't mo sasabihin yan? Wala namang nagkagusto sa'yo. Wala kang choice, kaya nasasabi mong ganyan. Or sasaksakin ka pag gabi. Oh yun, minsan sasabihin nila yun dahil nga magagalit yung kasama nila eh. Diba? So, sa akin naman, magagalit is a very nice word. Understatement. Ganun. So ako, hindi ako magpapasok ng babae sa mundo ko pag hindi niya maiintindihan yung ways ko na ganun. Yeah. Kaya, nagiging swabe lang lahat. Puta pare, may bagong idol na ako. I live my life vicariously through Koy. Hindi, nabilib nga ako eh. Sabi ko nga kanina, take me to church. Diba? Hindi, kaya tatanong nga kanina kung kasama sila sa Thailand. Eh, hindi, nag-date sila. Puta, mm-hmm, sa buong buhay ko, pare. Date, tatlo kasama mo. Eh. Hayop. Eh, yung Starbucks lang, nung binata ako, hindi ka makaisi. Mm-hmm. Diba? Puta, tatlo pa. Uh-huh. Tapos, lilibre mo pa. Uh-huh. Diba? Walang nang puta. Pare. Dati may nakausap ako na, may nakausap akong Muslim dati. Tinanong ko siya, yo, di ba sa inyo pwedeng maraming asawa? Ah. Ang ganda nga ng sagot niya sa akin eh. Sabi niya, hindi lahat ha. Yung mga dinedeserve lang. Which is totoo eh. Kasi para sa akin, elaborate mo nga, anong dinedeserve lang? Parang ganito, paano ka mag-handle ng tatlong babae kung yung sarili mo nga hindi mo ma-handle? So hindi mo dinedeserve yung tatlong babae yun. Paano mo sila gagaydan kung yung sarili mo hindi mo nga alam anong gagawin? Yung disiplina mo, hindi maayos, wala, yung knowledge mo, hindi ganun on point. So, hindi mo dinedeserve yun. Pero pag may magsasabi sa akin na, gusto ko rin yan, gusto ko rin yan, sa isip ko, hindi mo pa dinedeserve eh. Hindi mo nga ma-disiplina yung sarili mo sa, like, kuya Rick, sa simpleng, kuya rin, buong araw siya nag-Netflix. Hindi mo naman dahil ginagawa yan as a lalaki ka eh. Hindi mo ma-stop nga yan eh. Hindi mo ma-stop yung panonood mo ng porn, mga ganun. So, hindi mo dinedeserve yan ganyan. Kasi, akala ng lahat, sobrang puro sarap ng buhay lang pag may tatlo ka ng babae. Hindi. Basically, may tatlong babae na pinagkakatiwala nila ang buhay nila sa'yo. Tapos alam nga, hindi ka pwedeng papetiks-petiks nun. Hindi pwedeng hindi sharp yung mga decision-making mo. Hindi pwedeng nadadala ka ng emotions mo. Wala talaga, dapat walang emotions eh. Kailangan lahat ng decisions mo, tama o mali. Tama o mali. Hindi yung kung anong nafe-feel mong tama. So, may umaasa na sa'yo. Oo, nandiyan sila eh. Kumbaga, pinili ka nila eh. Alam ka naman, pahiyain ko sila. Hindi ko pwedeng pahiyain yun. Pinili nila ako eh. Tapos, ibabash pa sila ng maraming tao. Kaya ayokong pahiyain. Gusto kong proud din sila sa pinili nila. Yun, hindi ganun kadali, hindi ganun kadali. Hindi madali, pero mas, wala namang, pag isa lang babae mo, mas mahirap pa nga sa tingin ko eh. Mas mahirap ang isang babae sa totoo lang. Kasi pag isang babaeng yon, alam niya na siya lang, hindi na siya takot ngayon. Kahit anong pwede niyang gawin, kahit anong pwede niyang sabihin sa'yo, pwede kanyang pagtripan. Pag nakakita nga ako ng mga ibang vloggers ng mga relationship,
pinagtitripan sila ng babae nila. Kasi hindi natatakot yung babae. Walang kakumpetensya yung babae. Hindi siya natatakot. Kaya para sa akin, mas mahirap pag isa lang yung babae mo. Dahil alam niya, lalo na pag pinangako mo sa kanya na ikaw lang baby girl, wala nang iba. Ah, ako lang pala. Okay, kahit ano na pwede kong gawin. Meron ako isang kaibigan. Tama ka eh. Sabi niya doon sa number one niya, ikaw ang kaisa-isang number one ko. Sa pangalawa, sabi niya, ikaw lang ang number two ko. Wala na iba. Maabot hanggang lima eh. Pero tatlo na lang ngayon. Yung dalawa, iniwanan na siya kasi may mas bata eh. Mm-hmm. So, but I've never thought of it that way. Ah. But it makes sense. Mm-hmm. Disclaimer, hindi ako sinasabi na gagawin ko. Nag-a-agree lang ako. Pwede naman tayo mag-agree na hindi mo gagawin. Pwede rin mag-disagree. Yeah. Pwede ka rin mag-disagree. Yeah, yeah. So, yeah. Hindi ko sinasabing gagawin ko. Okay, yeah. Disclaimer lang ko. Mm-hmm. Sana nakikinig yung asawa ko. Safety na naman. Safety. Ayan, sabi siya, iwas po soy. Ayan. Ito mag-all in. Ito, may uulo na pares. Ayan, punta, tapos pao ka sa gitna. Ayan, di ba? Yes, sir. So, yeah, nakita ko nga yung mga picture niyo sa Thailand eh. Mm-hmm. Para hindi mo pwede yung ipikein. Mm-hmm. Isipin mo, tatlo kasama mo. Mm-hmm. Nagsabunutan yun, laki ng problema mo, di ba? Totoo. So, tama yung sinabi mo, you don't have to tame eh. Kasi mm-hmm. they come into your life and mm-hmm. they accept you. Mm-hmm. Yan ba, when did that type of mentality come into fruition? Good question. Sabi nila, yung wisdom na ganyan, darating yan sa'yo pag dinedeserve mo na or pag hinahanap mo. Pag naghahanap ka ng wisdom, darating talaga, ibibless ka ng wisdom na gano'n. So dumating lang din sa akin yun, hindi ko nakita ako, narealize ko. Ewan ko, siguro binulungan ako ni God o anuman. Basta narealize ko. Hindi, kasi kahit ganun kahit simple yung pagkakasabi ko, pag sinabi ko sa isang tao, yun sa mga kaibigan ko, kasi gusto ko rin mga kaibigan ko ganun eh. So explain ko sa kanila, hindi pumapasok sa tenga nila eh. Kasi hindi naman nila una hinahanap yung wisdom na yun or hindi nila deserve. O kaya may sasaksak sa kanila sa gabi. Siguro, ganun. Oh. Pero kahit ang simple-simple talaga ng explanation ko, tol, piliin mo lang yung may gusto sa'yo. Parang hindi pumapasok talaga sa kanila. So hindi talaga siya para sa lahat. Hindi para sa lahat. Sa tingin ko, blessing siya eh. Hindi ka naman bibigyan ng blessing ni God kung hindi mo din eh deserve eh. Tama. Kasi yung hindi ko pa inaayos yung sarili ko, wala rin ganun. Walang ganun. Pero nag-ayos talaga ako ng sarili ko. Inayos ko talaga lahat. Basically, lahat ng butas na makita ko sa bahay ko, inayos ko. Ganun. Doon lang din dumating yung blessing sa akin na ganun. Pati sa pera, sa friends. So fix your life first before you can fix somebody else. Yes, ganun na nga. Ganun na nga. Kasi yung iba, gusto lang nilang dalawa yung babae nila, tatlong babae nila dahil sa sex lang eh. Yun lang yung fantasy nila. Oh, threesome, ganyan, foursome, ganun. Hindi ganun yun eh. Hindi ganun yung relationship namin. Yung iniisip lang ng iba, laging threesome, foursome, lagi every tapos night. Tapos walang pampakain sa McDo. Oh, pwede nga. Kumbaga, bakit kumagano ng dalawang babae? Ni ikaw nga, wala kang pambili ng mga ganito, ganyan. Parang lalaking naghahanap ng, sabi niya sa babae, oh, kailangan gusto ko marunong magluto. Paano mo sabihin gusto mo marunong magluto, hindi ka makabili ng grocery? Wala kang kusina. Di ba? Parang ganun, yeah. Di ba? Ba't ganun? So, tingin ko din, kailangan i-deserve mo rin. Para pero kailan nangyari siya? Ano ba nangyari? Tatlo sabay-sabay? O na, hindi. Tapos isa? Simula mo na sa isa. Mas marami na rin. Yung mga nakikita nila sa internet, yan lang talaga yung nakita nila. Eh. Marami talaga dumating sa buhay ko na nawala. Minsan, yung iba dyan, 2 days lang, 3 days lang, nawawala. Marami talaga silang babaeng hindi nakita talaga sa internet. So, nagsimula lang yan sa isa. Kasi may magkakagusto ulit sa akin. Okay, pasok ka dito. Minsan pagdating nila doon, hindi pala nila ayaw pala nila yung lifestyle na ganun. Kasi ano rin ako eh sa pagkain pa lang hindi lahat maano ako sa pagkain nila eh, parang ito lang dapat mong kainin, itong dapat mong kainin. Ganun. So hindi nila kaya 'yon sa pagkain pa lang, hindi nila kain. Let's say sanay sila sa junk foods. Pagdating sa akin, hindi clean eating tayo dito. So disiplinado ka talaga. Kaya nagulat ako eh, sabi mo hindi kayo umiinom. Yeah. Hindi kayo, you know, I'm sure hindi kayo, hindi yep. kayo nagpupuyat masyado, hindi yep. kayo. Yep. So, you know, iba yung talagang like I said, there's the biggest misconception. Mm-hmm. 'Di ba? Sabi mo kanina, akala nila meron ko isang gabundok na
kuha ka sa bahay. Oh, eh. Oh, oh. Sabi ko, maglagay tayo dito ng gaw-gaw. Pwede. Sikat mo pang ganun. Diba? O kaya tight. Diba? So, yeah, pati sa pagkain, exercise ng mga babae ko, ganun. Kasi, magiging sakit sa ulo ko rin yun eh, pag nagkaroon sila ng sakit eh. Ah, tama. Oh, ganun. At para sa kanila din yun. Pero, bago ko mapagawa sa kanila yun, kailangan kaya ko rin siyang gawin talaga eh. Yeah. Kailangan diba? Maayos ka rin. Oo. Diba? Kailangan makita nila ako. Tinitingnan nila ako eh. Parang pag sinasabi, pag may nagtatanong sa akin, kuy, yung babae ko, tamad-tamad. Kasi nakikita niya rin tamad ka eh. Reflection mo lang naman yung babae mo eh. Ang ganda ng concept, ano? Mm. Pero, paano ba siya nangyayari? Like may magme-message sa'yo, may lalapit sa'yo, may pupunta. Paano siya? Kasi you have three right now and like you said, merong ano, parang revolving door yan eh, di ba? So itong tatlong, ano mga pangalan nila? Para hindi natin, ano, hindi natin, kasi parang nawi-weirdoan ako na hindi natin sinasabi yung pangalan eh. Yung mainstay mo. La Bruja, Samsara, Laika. Si Samsara yung kumakanta. Yes. Yung kasama mo sa video, no? Yes, yes. So, si La Bruja, si Samsara, and si... Laika. Si Laika. Mm-hmm. Pag may pumapasok na iba, lumalabas, wala lang. Diyan lang yan. Baliwala sa kanila. Minsan, nadidisappoint sila dahil minsan gusto nila yung babae. Pag umaalis? Gusto nila yung babae. Like, kasundo nila yung babae. O yun nga lang, hindi makasabay yung babae sa akin. So medyo nakaka-disappoint din sa iba. Sila pa nadi-disappoint, ha? Actually, talaga mas gusto nga nilang magkaroon lagi ng bago. Explain ko sa'yo kung bakit. Pag isa lang, let's say dati, yung ang babae teka, ko lang... disclaimer lang, ha? Ngayon lang ako natuto nga talaga. Kasi hindi ko alam na possible to, eh. Akala ko sa ano lang to, eh. Yung sa Garden of Eden. Dati sa Quezon Ave yun eh. Pero wala na. Dati. So anyway, sige. Yung isa pa lang yung babae ko, syempre dahil ako yung making money na department. So siya gagawa lahat, luto, laba, hugas ng pinggan, linis ng bahay, asikaso pa sa akin, asikaso ng mga kung ano man, schedule ko lahat. Pero pag may bagong babae, nadi-divide yung task. So the more na may bagong babae, talagang pabdali ng padali. Gumagaan talaga lahat. So mas gusto nilang may bagong babae. Meron bang nangyayari kasi siyempre, you know, tatlo sila, tapos may bagong papasok. Uh-huh. Yung meron isang papasok na, shit, yung queen bee, puta ito na. Mm-hmm. Nangyayari na ba yun? Paano queen bee? Like, siyempre, okay na kayo, di ba? Tapos may biglang isang pumasok. Mm-hmm. Na bago. Type ka, bago, type ka, type mo rin na puta, yung talagang ibang-iba sa lahat. Tapos nangibabaw siya. Yung bago. Nangibabaw siya. Oh, nangibabaw siya talaga. In a good way. Okay, yeah. Okay. Tapos? Meron bang nangyayaring rift sa, kasi siyempre yung tatlo. Grabe ito. Pati yung mic ko gumagalaw eh. Meron bang nangyayaring sitwasyon na yung tatlo parang may intimidate. Mukhang papalitan tayo nito ah. Para, di ba? Okay. Ganito yan. Kung gusto ka kasi talaga ng babae, pag may bagong pasok na babae at makakatulong sa buong family, sa buong stable, masaya sila nun. Kung hindi ka gusto ng babae, ayaw niya talagang maging successful ka, ayaw niya mangyaring masaya sa'yo. Kaya nga, minsan yung mga regular na nasa relationship, magpapaalam yung lalaki na, lalabas ako kasama yung mga boys ko. Ayaw pumayag ng asawa nila. Bakit? Magsasaya ka kasi. Pag hindi ka nila gusto, parang ayaw nilang nagsasaya ka na babadrip silang nagsasaya ka. Ayaw nilang umaasenso ka, ayaw nilang maporma ka. Pero pag gusto ka talaga ng babae at love ka ng babae, natutuwa siya sa kahit anong success mo. So, pag may nagkaagusto sa akin bago, ibig sabihin nun, sa mata niya, malamang malupit yung king na pinili ko. Natural, kaya may nagkaagusto sa kanya, malupit yung king na pinili ko eh. Parang stamp pa nga sa kanya yun eh. Tama yung pinili ko. Kasi kung yung pinili mong lalaki, wala nagkaagusto, sablay. Kung ako babae, magdadalawang isip ako noon eh. Wala nagkakagusto dito sa lalaki ko. Tapos gustuhin ko pa. Oo, ba't ko gusto to? Wala nagkakagusto dito. Ako mapapaisip ako noon eh. So, pag may dumarating naman na babae, let's say, for example, may darating na babae na talented talaga ganyan. Tapos yung iba hindi naman. Nagpa-function kasi yung utak nila as, ano eh, team. As a unit. Oh, team player eh. Doon lang siya magpa-function eh. Pag magiging selfish siya, ayoko yan, gusto ko ako yung malupit. Yun ang selfish. Pero kung
team player ka, gusto mo manalo ang lahat. Hindi nagmamatter kung sino ang nagme-make money, sino ang masikat, hindi nagmamatter as long na lahat madadamay. Parang sa tropahan namin, sa aming mga lalaki na tropahan, ganun din. Hindi naman nagsiselos yung mga homies ko na ako yung pinakasikat sa social media. Hindi, alam nila na yan talaga ang play. May, kaya nga sa basketball, may MVP talaga, may star player. At ikaw, ang trabaho mo, ipasa yung bola. Yun ang team player talaga. Walang selfish na, na ugali. Nagbabago ba yan pag pumasok na sila or nag-a-adapt sila? Or, kasi hindi mo maiwasan na meron isang manok, isang imahin na titilaok eh. Diba? Ngayon, pag tumilaok yung isa, isang imahin, titilaok din, ah, buta, gulo na yung mundo. Pero, paano mo sila ba mismo nag-a-adapt o coming into the relationship, alam na nila, so they just do it along the way? Or, well, kinakausap mo ba? Or do you set ground rules? It's by choice, not by force. So wala akong pinipilit sa kanilang lahat. So pag ayaw nila, ayos lang. Bukas lagi ang pinto ko talaga eh. Laging bukas. Minsan nga. O sila nakusa, ayoko na. Ganun. Eh, respect ko yung ano nilang yun. Okay, yeah, okay. Hindi tayo para sa isa't isa. Respect, ganun. Okay, bukas ang pinto. Peace out. Ngayon, mas konti ngayon yung kakausapin ko tuwing gabi ngayon. mas konti yung pakikinggan ko. So, siguro boundaries. Oh, may boundaries ako. Kailangan mo rin yun eh. Kasi pag nagets nila na ikaw yung lalaking walang boundaries, hindi ka nila ire-respect eh. Maapak-apakan ka ngayon nila. Wala kang boundaries, hindi ka masyadong man. Ang tunay naman, may boundaries, may limitations, may rules. Yun, ito tayo eh. Alam mo, lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, tayo mga Pinoy, closet hypocrite tayo eh. No? We're all closet hypocrites eh. Yes. Na we will hate on someone who's doing something that we'd like to do that we cannot do. Mm-hmm. Ganon usually. Yes, yes, yes. But unfortunately kasi lumaki tayong ganon. Mm-hmm. Lumaki tayong may relihiyon, katoliko tayo, ang pinalaki tayo ng magulang na pakasal ka, magtrabaho ka, mamatay ka, ipon ka para sa mga anak mo. You know, hopefully yung mga anak mo, ganun din gagawin. Tuloy-tuloy. Yeah. And you somehow have broken that chain. Mm-hmm. And I would say pretty successful naman dahil you're doing great. Diba? Mm-hmm. Anong may advice mo sa mga tao na nandun sa yung nandun sa dulo ng bundok na takin na ayoko tong pinalaki akong ganito, ayoko eh. Mm-hmm. Pero takot ako na mabati ko sa ko, maano. Anong ma-advise mo sa kanila? Because I'm sure ang dami nanonood na puta gusto ko gawin yun pero di ko kaya eh. Mm-hmm. Guys, di ko sinasabing gawin nyo kung di nyo kaya. Pero yeah. Coming from someone who's done it and who has this type of lifestyle and neither is it wrong or right. Because who are we to judge someone, di ba? Mm-hmm. So all I'm saying is, anong may advice mo sa mga taong gustong gawin yung natatakot lang sila? Nandun na. Natatakot lang sila. Pero takot sila sa sasabihin ng iba. Or lalo na sa magulang. Dahil yung validation ng magulang, malaki sa atin yun, di ba? Mm-hmm. As Pinoys. Mm-hmm. So, oo nga, Pinoy culture talaga yun eh, no? Pero hindi naman ka-relationship ng magulang ko yun eh. Hindi naman relationship ng... Hindi rin ako naiintindihan ng magulang ko, malamang. Pero ang point ko, hindi naman ka-relationship to mga to eh. Relationship ko to. Ganun. So, ma-advise ko sa mga taong yun, kahit anong gawin mo sa buhay, pag hindi ka takot mabatikos, ang hirap makarating sa top. So, sa simpleng ganun pa lang, kung hindi mo na kaya, mahihirapan ka talaga makarating doon sa tuktok eh. So, mamamatay ka lang na 9 to 5? Ganun ka lang? Hindi, yung iba... Makikita ko, ang dami kong kilalang may pera. Hindi naman about sa pera to eh. Ang success para sa akin, hindi naman about sa pera eh. No. I mean, 9 to 5 na mundane life. Ganun lang. Yeah. Tuloy-tuloy. Basically, papanoorin mo na lang yung ibang tao na ginagawa yung mga gusto mo. Ikaw si audience ngayon. Ayokong maging ganun. Ayoko yung ako yung nanonood. Gusto ko ako yung gumagawa ng mga gusto ko. Ganun. So, nasa tao yan. Nasa utak lang din ng tao yan minsan. Minsan nga wala naman talagang babati ko sa'yo eh. Nasa ikaw lang gumagawa ng sarili mong multo, no? Oo. Kung may bumatikos man sa'yo, hindi ka naman masasapak siguro, hindi ka naman babarilin siguro, wala naman mangyaring masama sa'yo, salita lang naman yun. Yeah. Words lang naman sa internet yun. Yun lang naman yun eh. Hindi mo naman bandang huli, may oxygen pa rin.
may kinakain ka pa rin, may bubong pa rin, may nagmamahal sa'yo, may good friends ka pa rin bandang huli. So, tatlo pa. Yeah, tatlo pa nagmamahal. Diba? I guess ang pinakamasama dyan is you're stuck in a relationship na hindi mo gusto. Yes. Lalo na pag nagkaanak ka, no, wala na eh. I mean, you're all in eh. Pag all in ka, mahirap mag-fold eh. Diba? So, pag nasa relationship ka na hindi mo gusto, para sa akin, parang wala kang respect sa sarili mo eh. Ganun ko tignan yun eh. Like, hindi mataas yung tingin sa, hindi mataas yung tingin mo sa sarili mo, tinatanggap mo na lang kung ano ang meron. Hindi mo ginagawa talaga yung gusto mo. Parang ganun siya sa akin. Ewan ko, alam mo, kahit tignan ko nga sa Bible, most ng mga characters dun, may multiple wives eh. Ilan lang, hindi lalampas ng 5 ata ang walang multiple wives dun. Pero sa Catholic faith, tingnan mo yung Bible lang. Pinipreach natin na siya lang. Pinipreach ba talaga? Ewan ko, hindi ko alam. Pinipreach ba talaga? Yung mga pare. Hindi pa ako nakarinig sa lahat ng simbang pinuntahan ko na pinipreach nila na isa so lang. So ano kaya yun? I guess it's implied. Parang, di ba? Parang implied lang eh. Kung, sa bagay, wala akong narinig na sermon na nagsabi na, kasi yung mga pare, puta, madalas, iba-iba pa yung asawa eh. Ayaw ko, hindi sila mismo yun eh. Kahit yung nagsulat ng, inag-publish ng Ten Commandments, si Moses, dalawa yung asawa nun. Seryoso? Oo. Oh, dalawa asawa nun. Kaya nga may nag-hate sa kanyang si Ganto, dalawa yung nag-hate sa kanya, o isa. Basta may nag-hate sa kanya, dalawa yung asawa. Kita nyo guys, babasa pa ng Bible to siya. Yung mga tangay nagkukumit, sarap sa pakin minsan. Hindi nila alam kung gaano ako godly talaga. Hindi ako religious na tao, pero napaka-godly ko na tao. Like the way ko tingnan sarili ko, anak ako ni God. Okay, ano ba ang anak ni God? Paano umasta ang anak ni God? Like kunyari, anak ka ni God, imposibleng isa lang asawa mo. Anak ka nga ni God eh. Yung anak nga ng mayor, maraming girlfriends eh. Ano pa yung anak ni God? Anak ka ni God eh. So yung sipag ko, pang anak ni God din yung sipag ko. Yung linis ko, pang anak ni God. Yung bango ko, pang anak ni God. Yung astahan ko, pang anak ni God. Anak ni God. Para sa akin, the more na umaasta akong anak ni God, natutuwa siya. Like, kunyari may anak ka, the more na umaasta siyang kung anong gusto mong astahin niya, natutuwa ka, nagiging favorite mo siya eh. The way ko tignan, ganun talaga. So, ano ba ang gagawin ng anak ni God sa ganito? Hindi mang liligaw ang anak ni God. Hindi maghahabol. Oh, siyang anak ako. Ako anak ni God eh. Ako ligaw mo. Diba? So, ganun ko siya, ganun ko tignan. So, lahat ng galawan ko, godly na ano talaga. Kasi, oh, alam mo, ang dami nating mga, I'm sure kayo lahat may mga kaibigan na ganun na, kung umasta, puta, lahat ng verse sa Bible, alam. Pero, puta, kung mang walang hiya ng kapwa, is, di ba, grabe. Pero pag mag-post, eh, puta, titingnan mo sa Instagram, may proverbs, ano pa. Puta, minsan, titingnan ko pa, eh, ginugugle ko pa, eh. Hindi ko alam eh. Di ba? Pero, puta, malalaman mo, nang wawalang hiya pala ng kanegosyo or kaano. So, hindi lahat na nagpo-post ng Bible verse is matino. Yung mga hindi pa nga nagpo-post ang matino eh. Oh, tama. Kasi ako binasa ko talaga yung Book of Proverbs. Yung kodigo ng buhay ko talaga eh. Book of Proverbs talaga. Yung mga sinasabi doon yan talaga. Hindi alam ng mga tao yun. Sa tingin nila ako lang yung masamang tao na. Sa tingin nila babaero ko eh. Hindi nga ako babaero. Sa tingin nila chickboy ako. Hindi talaga eh. Ikaw nilalapitan eh. Oo. Kinukuha ko lang yung mga gusto sa akin. Hindi mo ako babaero. Hindi ako babaero talaga. Hindi. Like, ilan lang naman talaga yan eh. Hindi naman marami yan. Meron mong mas marami sa. May mga kaibigan ako na meron silang 15 na ginagalaw na babae. 15, ang dami masyado. Puta, parang chessboard yun. Ang hirap. O, pero hindi yun silang magkakasama sa bahay. Kumbaga, oh. Yun ang, para sa akin, yun ang babaero. Na hindi niya mapigilan yung edits niya. Yan, o, hindi niya mapigilan ba? Yun. Ako hindi. Pigil na pigil ko yung akin. Pag hindi ako, pag itong babaeng to, walang idadalang value sa table ko, hindi ko binibigay yung sarili ko dyan. Hindi ko sinesex yan. Kahit pa sobrang ganda na ito, pag wala ka namang, pag di mo ako gusto at di mo ako tutulungan, di ko isi-sex yun eh. Ah, so may screening process yan. Yeah. May ano, yung tama. Yep. Kasi mayroon iba, like I said kanina, may papasok na puta magiging queen bee kasi sobrang talented, sobrang ganda. Mm-hmm. Pero like you said, kung walang iba ibibigay na matino sa buhay, eh, hindi siya nakakapasok. Mm-hmm. Puta, exclusive pala. Hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat yung sandata ko. sa tingin talaga nila lahat ng babae ginagalaw ko, hindi talaga eh. Minsan nga, tagal ko bago ano yung babae, 4 months pa paghihintayin, titignan ko kung gusto ba talaga ako na ito.
Wow. Gi-stay ko ba sa akin ng 4 months na walang sex na nangyari sa atin? Hindi ko sinasabing yun ang pinakatamang way. May ibang ways din, pero minsan yun ang testing ko. Puta, hirap po. Atat na yun. Paano, di ba? 4 months? Pero yeah. Okay. Test lahat. Lahat ay test. So, you know, going back to what we were talking about kanina, mm-hmm. no? I'm truly impressed kung paano mo na layout. Mm-hmm. Dahil wala naman nagturo sa inyo ito, di ba? Meron din. May mga tiningnan ako mga tao. Hindi lang ako tinuruan directly, pero may mga tiningnan ako mga tao. Yeah. Puro self-study yan na nakita mo kung ano nangyayari. Yeah, yeah, yeah. Tapos through experience. Yeah. So like I said, buta, marami tayong nanonood. Talagang, I think kaya sila nagbabash kasi hindi nila maintindihan paano eh. Uh-huh. Tsaka hindi nila kaya. Naiintindihan ko rin sila. Diba? Naiintindihan ko sila. So kaya, pati ako sabi ko, idol na kita eh. Buta, dahil I live my life vicariously through uh-huh. you. Dahil not too many people would have the balls to do it. Mm-hmm. Marami, like you said, marami. Puta, 15 babae, pero iba-ibang bahay. Mm-hmm. Problema no, puta, pag nahuli ka, yari ka. Oo. Pero ikaw, puta, magkakasama sa bahay. Nakaka-stress kasi yung ganun eh, yung itatago-tago mo. Kasinungalingan, papatungan mo ng isa pang kasinungalingan, papatong ka pa ulit. Nakaka-stress talaga. Ayoko mag-isip ng kasinungalingan. Oo. Kaya umpisa pa lang, storya. Umpisa pa lang, sinasabi ko na kung ako talaga, yun dun ko malalaman kung gusto ba talaga ako ng babae. Pag hindi niya gusto yun, fine. Choice mo yan. Walang sapilitan. Meron namang ibang magkakagusto sa akin eh. Imposibleng maubusan yun eh. Lalo na pag inaayos mo talaga yung buhay mo. Dumarating. Yes. The more na inaayos mo yung shit mo, may magkakagusto sa'yo lagi. Lalo na sa panahon ngayon na yung kompetensya ngayon sa mga babae, mas matindi na. Lalo na may social media na. Eh, katulad dati, right? Mga bata pa kami, itong mga babae sa hoods namin, ano gugustuhan nila yung pinaka-astig dun sa hoods namin? Kasi yun lang yung nare-reach nila. Nakikita nila. Yeah. Yun lang. Ngayon kasi yung kahit yung taga-Bacoor na babae, kaya niya nang i-message yung taga-Alabang na lalaki. Kasi may mga artista na nagme-message sa kanya, may mga astig na lalaki nagme-message sa kanya, kaya hindi niya napapansin yung mga nasa hoods niya ngayon. So may mga options na sila. Mas matindi na ang competition talaga ngayon pagdating sa babae talaga eh. Kaya talagang wala ka namang choice talaga kundi astigan doon talaga yung sarili mo. Mag-level up ka. Mag-level up ka. At win-win situation din. Para sa'yo din naman. May makuha ka mang babae, nag-level up ka pa rin. Kung wala man o ano, mag-level up ka pa rin. Win-win situation talaga. Yun talaga. So masasabi mo ngayon na, kasi nung panahon namin, iba eh. Yes. Panahon namin, wala naman social media. Yes. Tsaka talagang kung player ka, usually punta ka sa club. Mm-hmm. Tano pa eh. Mm-hmm. Nabuta mo ba euphoria? Yun, matanda na kami talaga. Buta. Mars. Na hindi ako masyadong ma-club, mga clubs ba yung mga yan? Na hindi ako masyadong ma-club sa tao. Yan yung mga usual hangout place dati. Uh-huh. You know, dyan tambay ka, pick up ka ng chick, kuha ka number, ganun dati. Yung dati nga, kailangan mo pang lumabas, ipakita yung kaastigan mo. Ngayon, isang post ko pa lang, libo-libo na makakita. Papakita ko yung kaastigan ko ngayon. Basically, ginamit ko lang din talaga. Nag-adapt lang din ako sa ano. Dito ko napapakita yung kaastigan ko. Noong unang panahon, 1940s, 1950s, yung mga street pimps, ang ginagawa nila, mag-drive lang, dala yung Cadillac nila. Naka-busy sila ng maayos. Ba't nila ginagawa? Nag-drive lang talaga sila sa buong city. Hanggang sa may makakatch, may babaeng makuha yung attention ba? Kung may tumingin sa kanila, boom, catch. Ang ginagawa nila, paikot-ikot sila, papakita nila gano'n sila kaastig. Same lang din sa social media ngayon. Papakita mo lang yung astig mo. So mas malaki media. Lang ang reach ngayon. Dati, isang blokey ka lang umiikot. Yes, mas malaki ngayon yung reach. Diba? Kaya kailangan din may maayos ka na social media. Kaya naayos mo rin talaga yung profile mo sa social media. Ayusin mo talaga. Doon mo papakita ang astig ka. Now that, you know, andito ka na, mm-hmm. you know, you're building your empire, mm-hmm. as we say, no? Naisip mo ba na 10 years from now, 20 years from now, mm-hmm. anong gusto mong gawin? Sino si Koy 10 okay. years from now? I mean, is it something that you're looking to settle? Or anong vision mo? Pagdating ba sa babae to? Sa lahat na rin. Sa kasama lahat. Na yun eh. Ako bata pa lang ako talaga. Gusto ko nang ikuti ng mundo. Para sa akin yun ang pinakakayamanan talaga magagawa ko. Gusto kong makita yung mga iskinita ng bansang to. Matikman yung pagkain ng bansang to. So 10 years from now, gusto kong ganun na hindi alam ng mga tao kung nasaan na ako. Palipat-lipat, lapatin, talon-talon ako bansa to bansa, nagtitrip lang ako. Yun naman ang point eh. Basically, parang freedom.
yeah, freedom talaga. Yun ang pinakagusto ko talaga. Freedom talaga. Kahit saan ako magpunta. Yun talaga. Para kaya worth it. Para sa akin, worth it siya. Sobrang hirap bago marating yun. Pero worth it naman eh. Pwede ko lang tiisin. Mahirap din naman pag hindi mo gagawin yun. Mahirap naman yung ibang bagay. Pipili ka na lang kung anong mahirap talaga na yeah. Worth it eh. So yun, 10 years from now, yun ang nakikita ko na hindi nyo na alam kung nasaan ako. Nalilito na kayo sa mga post ko. Bansa na naman to siya. Ganun. Yun lifestyle ba ni Koy? The same pa rin? In yeah. Terms of relationships? Do you see it changing? Hindi ko alam kung anong ibibigay ni God sa akin. Kung anong ibibigay ni God. Kung sa tingin ni God, okay, mag-isang babae ka na lang. Why not? Kasi pwedeng kahit sabihin ko na isang babae lang ang gusto ko, eh paano kung gusto ni God magkaroon ako ng 4-5? Ano, sino ba ako para tanggihin siya? Eh, wala akong magagawa, yo. Yan ang binigay mo sa akin. Eh. This is a different place. Pare, as outrageous as it sounds for a lot of people, uh-huh. It fucking makes sense. Di ba? Eh, kasi sa totoo po tayo, hindi naman natin alam talaga eh. We yeah. Don't know what's in store for us. Di ba? Mm-hmm. The way ko rin tingnan yun, kaya binigay siguro ni God sa akin itong mga to dahil, oh, parang yan, oh, guidean mo itong babaeng to, proteksyonan mo itong babaeng to, kailangan ka ng babaeng yan. Ganun ko tignan yun. So, iniisip lang na lahat ginagawa ko to para sa sex lang. Umiiwas na nga ako sa sex eh. Hindi na nga ganun talaga eh. Nung bata pa ako, oh, yeah, talaga. Sige, sex. Pero ngayon, Naalala mo siya, sabi ko sa'yo, pag umabot ka ng 30, yung testosterone bumababa. Mm-hmm. Yan na yun, pare. Mm-hmm. Yan na yun. Bumababa na. At saka nag-iiba din kasi pag ang dating na ng sex sa'yo is trabaho na. Yeah. Nag-iiba. Kasi kailangan mo rin talagang gawin yun sa babae. Kailangan ng sex ng babae. So nagiging trabaho tuloy siya ngayon. So iba siya kaysa nung bata pa ako, nag-trip talaga yung sex. Iba siya. Ngayon trabaho na siya eh. Para makip mo yun eh. Trabaho para masustain siya. Mo, no? Yes, para nagiging trabaho siya. Hindi so, na fun. Oo, minsan nawawala yung fun na yun. Nawawala talaga siya pero kailangan kong gawin yun. Yun ang trabaho ko eh. Well, kaya pag nalalaman ko pag sinasabi ng isang babae, oh, may dalaw na ako ngayon. Okay, nice one. Makakapagpahinga ako. Lalo pa nagsasabay-sabay silang tatlo no meron sila. Oh, tuloy-tuloy. So 1 week ang walang katabi. Nice one. Makakatulog ako nung mahimbing ngayon. What a fucking life. I mean, seriously. Akala ko kay ano lang nangyayari to eh si ano Deuce Bigalow si ano sino ba yun yung kasama ni Adam Sandler lagi yung pangit na Pinoy na artista na si, yung oh, Pinoy si yung Pinoy ah oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Alam ko doon lang nangyayari eh. Pero pare, it's very refreshing to meet someone like you that people have this really, really, really bad misconception. Mm-hmm. Kasi meron tayong image eh. Pag nakita nila kalbo, may tattoo, homie-homie pumorma na yes. Medyo hood, mm-hmm. Medyo hoodrat ang dating kunyari. Yep. Pero hindi. Mm-hmm. Diba? You don't do drugs, you don't smoke, you like cigars, mm-hmm. But this is something different. Oh, pang celebration ko lang 'to. Pang celebration. Yeah. Hindi ka naman subukan mo magsigar araw-araw. Mahihilo ka. Hindi. 'Di ba? Tsaka yeah. Damit mo mangangamoy eh. Yeah, diba? Totoo. So hindi totoo. Ano eh. Totoo. Malinis ka. Totoo. You have a business, mm-hmm. You have goals, mm-hmm. And you actually, you know what I'm mostly impressed with? Is puto may sistema ka. Mm-hmm. You know, everybody's under the impression na, oh, putya, gusto na yung tatlong babae. Yun uh-huh. Lang. Puta, meron palang revolving door. You know, matindi. Yeah, diba? Yeah. And what's impressive is this principle guides you through everything you do. Mm-hmm. You know? Kaya, we're really surprised and we're really impressed dahil this is something we never thought of. Mm-hmm. You know? Sana, you know, your music keeps guiding you and you keep cranking out more music. Mm-hmm. Because sa totoo, ako, wala ka ba Spotify? Meron. Meron ka Spotify? Yeah, meron ako Spotify. I'm really impressed. Mm-hmm. Pare, this is, kita mo, sabi ni Ga, first time ako na speechless. Ha? Ako pinakamadaldal na makikilala mo. But a lot of things we tackled today, mm-hmm. I learned a lot of new things. Mm-hmm.
Again, disclaimer, I learned a lot of new things. Hindi ko sinasabing gagawin ko. Yes. Okay. Yun na yun, di ba? Akala nga ng mga tao bago tong ganito, pero kung titignan mo yung history talaga, mas normal lang talaga to dati. Binago lang to. Ako, ang theory ko nun, dati, puro multiple wives, kaya binago yun. Kasi pag one-on-one na lang, at magkaaway pa yung couple na yun, hindi ganun ka united, mas madaling kontrolin ngayon yung... That's why divorce rates are very high. Yep. Magkaaway. That's why spousal murder, spousal abuse, mm-hmm. and all mm-hmm. these things are very high. At gusto nila yun. Gusto nilang mangyari yung gusto ng mga may hawak sa mundong to na mangyari yun. Dahil mas madaling kontrolin ang population pag hindi united ang mga families eh. Mas madali talagang kontrolin yun. Mas malulungkot yung mga lalaki yan. Daling pakilusin ng mga lalaki yan. Divided we control. Mm-hmm. Tama. Kasi pag yep. united, di mo kaya buwagin eh, di ba? Yep. Imagine mo lahat ng family, malalaking family, ang hirap kontrolin yun. Nung unang panahon, puro talaga ganun. Multiple wives. Yung feudal times, di ba? Ganun yan eh. Mm-hmm. Lalo na yung mga more, sa Utah, di ba? Ganun mm-hmm. sila eh. Mm-hmm. I think the Mormon faith, I think you can have several wives. Okay. I think. Ah. Okay. Pero isang pelikula lang ganun eh. Oo, totoo yun. Alam ko ganun sila. Mm-hmm. But, you know, it's very refreshing to see mm-hmm. na hindi lang, you know, guys, like I said, you know, you guys, before you judge, this is just something civilized people do. Before you judge someone, do not believe everything that your friend told you. Kasi hindi mo na kilala yung tao eh. I mean, the moment Koy walked into the restaurant, we started talking, totally different view. So, kilalanin niyo yung tao before you guys judge. Because that is not just on social media, not on just somebody you see or follow on social media. That also holds true in everything in your life. You reserve your judgment before you get to meet the person. Diba? Kasi marami sa atin nagra-rush to judgment eh. Yeah. Diba? Kita nyo, guys, I'm sure you guys learned a lot today. You might not agree, but tayo mga Pinoy, we have to learn how to learn something without agreeing with it. Mm-hmm. Diba? Kasi anything you learn will make you smarter, stronger, mm-hmm. and more agile, and more progressive. Mm-hmm. So, pare, I'm speechless half the time, but I'm really happy that we did this episode. Do you have any parting words for our followers, your followers, our followers at King Panda Talks? Hindi, kung anong husga nila sa akin. Hindi naman ako na-hurt sa mga ganun nila eh. Naiintindihan ko talaga silang lahat. Naiintindihan ko silang lahat. At naiintindihan ko rin ba't ganun sila, ba't tumatalon agad sila, pag nag-judge agad sila. Lalo na dito sa bansa natin. Maraming judge nga sa bansa natin, di ba? Maraming judge na hindi pumasok sa law school. Yes, ano? Yes, marami talagang ganun. Or hindi pumasa sa bar. Naiintindihan ko rin yung mga pinanggagalingan nila, kaya hindi ako naaano sa kanila. Pero tama yung sinabi mo na bago ka mang husga, kilalanin mo muna. At para sa akin, huwag nilang i-expect na magkakapareho lahat. Kasi naiinis sila pag may hindi sila kapareho eh. Yeah. Naiinis agad sila eh. Para sa akin, yun nga ang beauty ng mundong to eh. Magkakaiba tayo. Imagine mo lahat tayo magkakapareho. Ang boring nun. Wala tayong mapag-uusapan nun. Isa lang galawa natin, di ba? Isa lang salita natin, isa damit na. Ang boring. Puro Yahoo Messenger lang tayo. Yeah, ang boring nun. Kaya mas maganda yung magkakaiba tayo. Okay, silipin ko tong culture na to. Silipin ko tong culture na to. Silipin ko tong lifestyle mo. Silipin kong lifestyle mo. Kung may makukuha akong maganda dito, kuhain ko to. Yung hindi, sa tingin kong hindi ko kailangan. Yun ang beauty ng mundong to. Pag mas marunong lang yung tao sana na makaintindi ng ganun, ng pagkakaiba, malalaman nyo nga na pare-pareho lang din pala tayo bandang huli. Mas marami nga tayong pagkakapareho kaysa sa pagkakaiba kung isipin mo eh. Iba-ibang diskarte lang. Oh, mas marami tayong pare-pareho lang tayo na gusto natin ng safety, gusto natin ng good food, gusto natin na maayos yung pamilya natin. Pare-pareho lang tayo na gusto. Magkakaiba lang tayo ng style. Bandang huli, pare-pareho lang din tayo. Pare-pareho tayong umuutot. Yung iba, hindi daw umuutot eh. Kaya medyo stuck up eh. Diba? Yeah. Yeah, man. So guys, there you go. The man, the myth, the legend, in the flesh. Alam nyo na. So yes, we're very proud, we're very happy that
he agreed to do this episode. This is actually the first time he's done it, no? Yeah. Mm-hmm. To bear his soul out to the world na makilala niyo kung sino siya. So we're happy you did it on King Panda Talks, pare. Maraming salamat. Maraming salamat. Yes, sir. So guys, please follow. Huwag na kayong manghusga, kundi babatukan ko kayo isa-isa. Please follow his page. Hindi. Husgahan niyo ako ng husgahan para entertaining yung comment section ko. So, follow Bugoy, follow Koy. He has an amazing YouTube channel, amazing songs. Pwedeng pang saya, pwedeng pang broken heart, pwedeng lahat. Meron eh, no? Yep. All the flavors. So, guys, till next time, smoke a fucking cigar para hindi kayo masyadong stack up. Yes, sir. Thanks, guys. King Panda Talks. King Panda out. I am the king.